Welcome to my channel, The Praying Mom. There is power in your prayer. Bago tayong magpatuloy, kaibigan, I encourage you to like, share, and subscribe to my channel. At kung ikaw ay may mga kabigatan sa buhay, may mga problema ka, at hindi mo alam kung saan ka pupunta, I encourage you, kaibigan, isulat mo lang sa baba ang iyong mga kahilingan. At sasamahan kita sa pagdulog sa iyong mga panalangin. Sa mga sandaling ito, ipapanalangin natin ang isa sa pinakamaselang usapin patungkol sa pag-aasawa. Ito ay patungkol sa mga asawang lalaki at asawang babae na nang iwan, nagtaksil at sinira ang kanilang matrimonya. Kaibigan, kung isa ka sa ganito, kung ang asawa mo iniwanan ka para sa isang magandang babae, batang babae, iniling ko na manalangin ka na kasama ko. At kung ikaw naman ay asawang lalaki at iniwanan ka rin ng iyong asawang babae dahil sa sumama siya sa ibang lalaki, manalangin ka rin na kasama ko at sama-sama nating idudulog sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin at ibibigay natin sa Kanya ang sakit ng inyong nararamdaman. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyong paanan at ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng aming mga kabigatan na aming dinadala. Ikaw, Panginoong Hesus, ang nagsabi sa iyong salita sa aklat ng Mateo 11 na lumapit kaming lahat sa iyo. Kaming nabibigatan, kaming nahihirapan sa aming dinadala. At kukunin mo ito ang aming mga kabigatan at papalitan mo ito na iyong kagaanan. Panginoong Hesus, inilalapit ko po sa iyo ang mga mag-asawang lalaki na dumaraan sa pagsubok sa mga sandaling ito sapagkat iniwanan sila ng kanilang mga misis at pinagpalit sa mga ibang lalaki. At ganoon din, Panginoon, ang mga misis na iniwanan din sila ng kanilang mga asawang lalaki at pinagpalit sila sa mga mas batang babae, mas magandang babae. Panginoon, alam ko nakikita mo ang kanilang pag-iyak at alam mo kung anong sakit ang nararanasan nila. Sa pangalan ni Jesus, tinataas ko po ang kanilang sitwasyon. Dalahin ko, Lord, yung mga asawa nila. Lord, yung mga asawa nila, yung mga asawa nilang babae. Panginoon, na nang iwan sa kanila, na sumama si ibang lalaki dahil sa pera o mas bata sa kanilang asawang lalaki. Dalayan ko, Panginoon, usigin mo ang misis na yon. Usigin mo po siya saan man siya naroroon. Huwag mo po siyang hayaang maging masaya. At dalayan ko tuwing gabi, maalala niya ang kanyang asawa, ang kanyang mister na kanyang iniwanan. Maalala niya ang kanyang mga anak. I pray for your conviction. Convict her heart, Lord. Usigin mo ang kanyang puso sa pangalan ni Jesus. Alisin mo po ang pag-ibig, ang maling damdamin, ang maling pag-ibig na nararamdaman niya sa lalaking ito. Lord, maging ang mister na to, Panginoon, iniwanan din siya ng kanyang asawang babae. Sapagkat hindi ko alam kung anong dahilan, Panginoon, maaaring nagpunta siya ng ibang bansa. Panginoon, tinataas ko ang kanyang may bahay. Dalayan ko, Lord, na usigin mo rin po siya, na wag po siyang makaramdam ng saya at ipaalala mo sa kanya, Panginoon, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak. Father, in the name of Jesus, I pray, Father, na hipuin niyo po ang mga mag-asawang ito. Alam po namin na mula sa simula, ikaw ang gumawa ng pag-aasawa. At ayaw mo na masira ang pag-aasawa, na ayaw mo na maging wasak ang pamilya, sapagkat ikaw, Panginoon, ang gumawa nito. Sa pangalan ni Jesus, winawasa ko ang lahat ng espiritu ng kasinungalingan na inilalagay ng kaaway sa buhay ng mga mag-asawang ito. Lumayas ka, espiritu ng pita ng laman, lust of the flesh, espiritu ng immoralidad, espiritu ng kalibugan, pagnanasa, sa pangalan ni Jesus, layuan mo ang babaeng yan, layuan mo ang lalaking iyan, at dalayin ko,
Buksan mo ang kanilang mga mata at makita nila ang katotohanan na ang mga taong ito ay hindi nila mga asawa, na sila'y nabubuhay sa kasalanan. Tulungan mo, Lord, sila na magsisi, tumalikod sila sa kanilang mga kasalanan at manumbalik sila sa kanilang mga asawa at muli nilang buuin ang kanilang mga pamilya. Panginoon, dalahin ko po, Panginoon, ikaw ang tumulong sa mga mag-asawang ito. I pray for hope. I pray for peace. Muli mong ibigay ang pag-asa sapagkat alam ko na wala na ang kanilang mga pag-asa. Tulungan mo po ang mga asawang ito na iniwanan, mga asawang nasaktan, na magpatawad. Alam ko, Panginoon, na mahirap magpatawad, hindi madaling magpatawad. Pero sa pamamagitan ng pagpapatawad, muling mabubuo ang pamilya, muling mabubuo ang kanilang pagsasama. Hinihiling ko, Panginoon, sa mga sandaling ito, ikaw po ang kumilos sa buhay ng mga mag-asawang ito. At dalain ko sa mga sandaling ito, Ama, sa pangalan ni Jesus, tanggalin mo po ang sakit, ang hapdi, ang kirot nang nararamdaman nila, at ipadama mo sa mga taong ito na hindi sila nag-iisa, na nakikita mo ang kanilang mga pinagdaraanan, at alam mo, Panginoon, ang mga pag-iyak nila sa gabi, ang kanilang mga nararamdaman, maging ang pag-iyak ng kanilang mga anak. I pray, Father, muli mong buuin ang nasirang pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, ini-encourage kita na patuloy mong sabayan ang panalangin ito at huwag kang titigil sa pananalangin. At kung ikaw ay may litrato ng iyong asawa, habang nananalangin ka, ipatong mo ang iyong kamay sa litrato ng iyong asawa as a point of contact, at manampalataya ka na habang pinapanalangin mo ang iyong asawa ay may ginagawa ang Diyos sa buhay ng iyong asawa na umiwan sa iyo. Muli, maraming salamat sa pananalangin na kasama ko. At ini-encourage din kita kung ikaw may problema patungkol sa pera. Kumuha ka, bumili ka ng aking aklat, Pera Mo, Pera Ko. Ang Diyos ang tunay na may-ari nito. 300 pesos lang plus shipping. Thank you so much. Thank you for listening and praying with me. Don't forget to like, share, and to subscribe to my channel. Remember, there is power in your prayer. God bless you.